Soong NBA nga ay naglabas na ng kanilang All-Star starters. Inannounce na nila kung sino ang nanalo sa botohan ng mga fans at botohan din ng mga NBA analysts. So umpisahan muna nga natin sa dalawang captain na napili sa East at West. Para nga sa West, si LeBron James nga. Per usual dahil 4th year in a row na nga ni LeBron James na siya ang naging captain sa All-Star Game. At para naman nga sa captain ng Eastern Conference, si Kevin Durant nga ang napili ng mga fans at pati rin ng mga analysts. So silang dalawa nga ang captain para sa Eastern Conference at Western Conference. So ngayon naman, banggitin naman natin ang Western Conference All-Star Starters. So para nga sa banguna, sa point guard position, si Steph Curry nga ang napili. So pang pitong appearance na nga ni Steph Curry ito. At siya nga ngayong season ay nag-average ng 30 points per game, 5.3 rebounds, 6 assists para sa Warriors. At para naman sa shooting guard position, si Luka Doncic nga ang napili. So ito nga ay second All-Star appearance na rin ni Luka Doncic. Ngayong taon, nag-average siya ng 21.1 points per game, 8.6 rebounds at 9.4 assists para sa Dallas Mavericks. Para naman sa small forward position, si Kawhi Leonard nga ang napili dahil siya nga ngayon ay nag-average ng 26.7 points per game, 5.9 rebounds at 5 assists para sa Clippers. So ito nga ay panglimang All-Star appearance na rin ni Kawhi Leonard. Para naman sa power forward position, ang kanilang captain na si LeBron James. So pang 17th All-Star game na ito ni LeBron James. Napakatagal niya nang lumalaro dito sa All-Star game. At siya ngayong taon ay nag-average para sa Lakers ng 25.7 points per game, 8.2 rebounds at 7.9 assists. At para naman sa kanilang center position dito sa West, si Nikola Jokic nga ang napili ng fans at ng mga analysts. So ito ang dating second round pick lamang ngayon, pangatlong All-Star game na nga ito ni Nikola Jokic. At ngayong taon, siya nga ay nag-average ng 27.4 points per game, 11.1 rebounds at 8.6 assists. So ayan nga ang limang player na mag-i-start para sa Western Conference. Para naman sa Eastern Conference, sa kanilang point guard position, si Kyrie Irving nga ang nandyan. Pang 7th All-Star appearance siya na to. Nag-average siya ngayon para sa Nets ng 28.3 points per game, 4.6 rebound at 5.7 assists. At para naman sa kanilang shooting guard position, si Bradley Beal nga ang napili dyan. So ito nga ay pangatlong appearance na ni Bradley Beal sa All-Star Game. At ngayong taon nga, nag-average siya ng 32.8 points per game, which is highest ngayon sa NBA. Nag-average siya ng 5.2 rebounds at 4.7 assists. Para naman sa kanilang small forward position, si Kevin Durant nga na kanilang captain ang nandyan. Pang 11 na nga ito ni Kevin Durant na All-Star Game. At nag-average nga siya ng 29 points, 7 rebounds at 5.3 assists per game. Para naman sa kanilang power forward, ang 2-time MVP at reigning MVP nga yan na si Giannis Antetokounmpo. Pang 5 All-Star appearance niya na ito. Ngayong season, nag-average nga itong si Antetokounmpo ng 28.2 points per game, 11 rebounds at 5.8 assists per game. Para naman sa kanilang center position, ang MVP candidate ngayong taon na si Joel Embiid. So pang-apat na nga ito na All-Star game ni Joel Embiid. At ngayong taon, itong si Embiid ay nag-average ng 29.7 points per game, 10.8 rebounds at 1.2 blocks para sa 76ers. So ayun nga ang All-Star starters ng Eastern Conference. So yan nga ang in-announce ng NBA ngayong araw na ito. At syempre, i-announce pa rin nila ang mga reserves o yung mga bench players ng kanika nilang mga conference. So sa listahan na nga yan guys, meron ba kayong sa tingin nyo ay hindi deserving na maging All-Star starter? O meron kayong player na gusto nyong makita dyan sa All-Star starters na yan? Comment down below kung sino ang inyong napili. So yun nga lang para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye.